Crunchy mga amigo. Kain mga amigo. Namit. Yo, what's cooking mga amigo? This is again your amigo Kalbo and welcome sa panibago kong video. Before anything else mga amigo, gusto ko muna magpasalamat sa lahat na nag-view, nag-like at saka nag-comment sa last video na pinost ko, yung seafood mukbang. Sa mga hindi pa nakapanood mga amigo, I leave the link below para ma-check ninyo ang video. At sa mga hindi pa nakasubscribe mga amigo, please hit subscribe and like nyo yung video and also hit the notification bell for you to be notified for the next video. And today mga amigo, itatakamin ko na naman kayo kasi today gagawa ako ng lechon belly. So let's do this. Ay. Wrong. Again. Bang. Yan mga amigo, nakabili ako ng isang malaking slab ng pork belly. Bihira lang makahanap na itong mga amigo na buo. Kaya minsan kailangan bantay-bantayan nyo ang mga malalapit na tindahan na nagtitinda ng pork sa grocery section. Kasi dito sa UAE, bihira lang makita ng malaking pork belly na buo pa na pwede pang lechon. So I have this one. This is, nabili ko siya mga amigo, ano siya? Nabili ko siya ng 6 kilos pero babawasan ko lang to para kasi parang masyadong malaki na siya. Kaya prepare na natin. Siyempre, ang una natin gagawin mga amigo, first kailangan natin hugasan thoroughly ang ating meat. So pagkatapos yung hugasan mga amigo ang inyong meat, ako ang ginagawa ko mga amigo, binabanlian ko ang skin ng hot water gamit ng kakakulo lang o bagong kulong tubig, yung pinakamainit lang na tubig mga amigo. Babanlian mo lang siya. Ang iba, di ko sure kung ginagawa nila is same, pero ako ginagawa ko, binabanlian ko siya ng hot water yung skin. Ito yung way ko para ano, para mag-crispy yung skin. Once nabanlian nyo na mga amigo, just tupatuin mo lang yung skin niya. Just use your kitchen towel or napkin para matuyo, and then let's prepare the spices. So mga spices na gagamitin natin mga amigo, madaming sibuyas daon, madaming tanglad. Yan o. Iba sa Pinas mga amigo, ang ginagamit na tanglad is yung daon. Dito, makikita mo lang dito sa UAE, yung ano lang, yung tangkay niya lang. Tapos maglalagay din ako ng parsley, and then lemon, sibuyas, and bawang. So mga amigo, pag prepared na yung mga spices ninyo at saka mga herbs na gagamitin,
prepare na natin yung ating pork para ating malagay yung mga pampalasa. So ito na yung ni dry natin kanina, yung binalya natin ng hot water. By the way, mga amigo, make sure yung gagamitin ninyo, kung gagamit kayo ng oven, depende sa laki na gusto ninyo, make sure nakakasya muna sa rotisserie ninyo yung size. Baka kasi pag na-roll nyo na tapos hindi kakasya, ulitin nyo na naman. So, yun lang. Ito, kasya siya. Medyo, lang. Medyo malaki, pero kasya naman. So, titimplahan natin mga amigo. First, ilalagay ko ay soy sauce. Naglalagay ako ng soy sauce. Be generous sa soy sauce niyo mga amigo. Kasi hindi naman 'yan lahat mapupunta diyan sa ano, sa meat. Para dumikit lang lahat ng lasa. You know. So mga amigo, pag halimbang medyo makapal-kapal yung lechon niyo like this one, so pwede niyo ring gawan, pwede niyo hiwaan sa gitna ng belly para medyo manuot yung mga panlasa nilalagay ninyo. Tapos mabilis din siya maluto. So, andyan ang ating soy sauce mga amigo. Medyo nanot na siya. Ang next ko nilalagay, yung pepper. Huwag nyo rin i-overpower yung pepper mga amigo kasi madami pa tayong spices nilalagay. So, yan. Massage nyo lang yung meat ninyo para manuot yung lasa. Ito nyan, maglalagay ako ng basil. Sa bukid mga amigo, yung fresh na basil, mas maganda, mas masarap ilagay. Ayan. Alright, after basil mga amigo, maglalagay din ako ng konting oregano. Ayan. And then, gusto ko din siya lagyan ng rosemary. Huwag masyadong madami mga amigo. Tamang pampabango lang. Yan o. Lahat yan mga amigo. Manunot yan sa gitna. And then, lalagyan natin ng asin mga amigo. Just enough na feeling mo na alat na yung tamang alat lang mga amigo. Kasi lalabas at magjujuice pa naman yan. Alright. Then, pasok mo dun sa sinislice mo para pumasok din yung lasa sa loob. Once natapos na mga amigo, lalagay na natin ang ating mga daon-daon. Siyempre akong nilagay na apat na set. Yan. Alright. So, I think ready na tayo mag-stuffing. First, nilalagay ko yung ating lemon. Squeeze muna siya dyan, mga amigo. Squeeze. Ginamit ko dalawang lemon. Then, lagayin nyo ang inyong garlic and onion. Sure mga amigo na lalagyan lahat ng sides para yung lasa kumalat. And then, sunod natin gagawin, lagyan natin ng yung ating parsley. Yes, Thomas? Oo, mamaya pagkaluto nito, bibigyan kita. Yes. So, ayan na yung mga amigo, may parsley na tayo. Lagay natin ang ating tanglad. Damihan natin mga amigo. Yan. Mas madaming tanglad, mas masarap sa lechon mga amigo. Yan. Tsaka, ang isa pang masarap na dapat madami ay ang onion leaves. Yan. Woo!
pag na-stop na siya mga amigo, yun na. Ito na yung pinaka-challenge kung paano itali ang ating lechon. Kaya itali natin. So, ating belly is prepared. Na-connect ko na yung rotisserie niya. Na-preheat ko na yung oven. Yung oven yung mga amigo, first, preheat niyo siya sa pinaka-max ninyo. Mine is 220 degrees Celsius. Lagyan natin sa oven. Oops! Ah, mainit! So nasa oven ng ating pork belly, but it doesn't end there. Napansin niyo mga amigo, wala akong timpla, wala akong nilagay sa skin. So gagawin natin ngayon ay maglalagay tayo ng pampahit sa kanya. So I have here, I prepared garlic para mabango ang amoy ng ating lechon mga amigo. I have here garlic. So, lalagyan natin siya ng soy sauce. Lalagyan din natin siya ng vinegar. And then, lalagyan natin siya ng oil mga amigo. Kasi gamit tayo ng brush, para yun ang pagbabrush natin sa skin later on. Right. Mga amigo, finally, natapos na din after 3 to 4 hours na cooking. Well, actually, 3 hours and a half ko siyang niluto. So, it's here now. Tawad mga amigo. So crunchy. Thank you. So, only way to find out, kakainin natin, hiwain natin para malaman natin kung masarap. Ha! Look at that, mga amigo. Crunchy! Naglasa mga amigo, naglasa yung nilagay ko na yung pinahid ko na soy sauce, vinegar, tsaka yung oil para maging crispy siya. Yan mga amigo. Tsaka juicy. Lasa natin mga amigo. Look at that mga amigo, it's so juicy inside. Naamoy ko mga amigo yung mga herbs and spices na nilagay ko, yung tanglad. Naamoy ko din yung parsley. Naamoy ko yung sibuyas dahon mga amigo. It's so juicy. Look at that mga amigo. Kuha tayo ng ano mga amigo. Crunchy mga amigo. Tapos yung laman, very juicy mga amigo. Mainit. So juicy. Mainit. May ni-prepare ako na sausawan. This is garlic, chili, and vinegar with salt. Kain mga amigo. Namit! So yun mga amigo, that's it for today's video. At kakain na rin kami. And I hope nagustuhan niyo itong video mga amigo. And please don't forget to hit like and subscribe. Always remember to explore, enjoy, and share mga amigo. Bye tutu! Kain tayo!